Hi guys, kumusta kayong lahat? May pineapple at tinapay ba kayo sa bahay? Kung mayroon, tara, gawin natin ang masarap na merienda na sigurado akong magugustuhan ng lahat. Napakadali lang nito at napakasimple lang at kunti lang masanggap na kailangan. At sigurado akong pag ganito merienda i-prepare nyo sa mga anak nyo o sa buong pamilya nyo, siguradong magugustuhan nila ito at mag-enjoy sila dito. Napakasarap po. Sa mga gusto magka-extra income din, pwede nyo rin po ito gawin sa bahay at ibenta nyo. Siguradong kikita din kayo dito. Napakasarap po nito. Perfect talaga pang snacks. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, my name is Riza, please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong uploads na video. To start, mayroon ako ditong isang kanang pineapple. Kung mayroon kayong fresh na pineapple, pwede po yun yung gamitin nyo dito. So ngayon, i-open ko lang to at i-drain ko lang tong juice dito. Huwag nyo po itapon yung juice kasi gamitin pa natin yan. So ngayon, ilagay ko lang tong pineapple dito at i-chop ko lang po to ng pinong-pino. Kung mayroon kayong food processor sa bahay, pwede po yun yung gamitin nyo dito para mas madali. Pero sa akin, manual lang, knife lang ang gamitin ko para i-chop tong pineapple. So anyway, tell me where you're watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Special mention muna natin ang ating mga bagong star sender, Ma'am Gloria Malihan Yorisa, Ma'am Lojin Gamis Tebra, Ma'am Rayrin Lavon, Ma'am Flor Magsino Castillo, Ma'am Mary Jane Lumantas Herota. Maraming salamat po sa pagbigay niyo sa akin ng star. I really appreciate it po. God bless. Please guys, follow niyo yung mga Facebook page nila. So ngayon, i-on ko lang tong stove. Tapos ilagay ko tong saucepan na may pineapple. Anyway, naglagay pala ako dito ng 1/4 cup na sugar. Hindi ko lang po napakita sa video. Hindi po na-record. So para sa ating slurry, yung juice na tinanggal natin kanina, nilagyan ko lang po ng 1 1/2 tablespoon na cornstarch. Tapos maglagay na rin ako dito ng yellow food color. Tapos paghalo-haloin ko lang and ilagay ko dito sa ating pineapple na mixture. And then, lulutuin ko lang ito until maging thick. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So, paki-heart na tong video na to at comment kasi baba, I love pineapple pie. So, ayan, okay na po tong mixture natin. Luto na po to. So, ngayon, i-turn off ko lang tong stove. Tapos, ilagay ko lang ito sa aking bowl. And then, palamigin muna natin bago natin ilagay sa ating tinapay. Mga mami, subukan niyo po itong recipe na to. Napakadali lang at napakasarap nito. Perfect pang merienda. So ngayon, gagamit lang ako dito ng sliced bread. 8 pieces po itong ginamit ko. Tapos ikat ko lang itong sa gilid ng ating tinapay, yung brown. Tapos gagamit lang ako ng scissor para ikat ito. Kung wala kayong scissor, pwede naman knife. And then, gagamit lang din ako dito ng rolling pin para i-flatten yung tinapay natin. Kung wala kayong rolling pin sa bahay, pwede naman kahit glass or kahit anong object na pwede nyo gamitin para i-roll sa tinapay. So ayan, okay na po itong tinapay natin. Nagawa ko na po lahat. So ngayon, ready na po tayo. Malamig na yung filling natin na pineapple. So ngayon, mag-brush lang ako dito ng beaten egg sa side ng ating tinapay. Ayan, so maglagay na rin ako dito ng pineapple filling. And then maglagay na rin ako dito ng cheese. Kung ayaw nyo lagyan ng cheese, pwedeng hindi po. Pero mas masarap pag mayroong cheese. Tapos i-close ko lang ito. Ayan, i-press lang po natin bawat gilid nito para ma-close. Gagamit na rin ako dito ng tinidor para i-press dito to make sure talaga na close ang ating tinapay. Para mamaya pag i-fry natin, hindi po siya ma-open. Ayan, ganyan lang po ang gawin nyo sa tinapay. Napakadali lang po, di ba? So ngayon, i-cut ko lang po itong mga excess dito sa gilid para mas maganda at malinis tingnan ng ating pineapple pie. Ayan po, tingnan nyo po, maganda po, di ba? Ayan, nagawa ko na po lahat. So ngayon, para sa ating coating, mayroon po ako ditong beaten egg. Tapos, kailangan din natin dito ng breadcrumb. So ngayon, kukuha lang ako ng isa. Tapos, i-dip ko dito sa ating beaten egg. And then, ilagay ko dito sa ating breadcrumbs para i-coat ito. Ayan, ganyan lang po, kadali. Ayan, i-coat lang po natin. Tapos, repeat lang po natin yung process until maubos po lahat. Ayan, na-coat ko na po ng breadcrumb. So ngayon, nagpainit na ako ng oil dito. Tapos ilagay ko lang to dito at lulutuin ko lang ito until maging golden brown color. Mga mami, kung naghahanap kayo ng simple recipe pang merienda sa mga anak nyo, itong recipe po perfect ito sa inyo. Napakadali lang at napakasarap din ito. Siguradong magustuhan ito ng mga anak nyo at ng buong pamilya nyo. Mag-enjoy sila dito. So ayan, luto na po. O, ganun lang po kadali, diba? So ngayon, ilagay ko lang ito dito sa aking plate na may paper towel. Ayan po, napakaganda at napakasarap nito. Ayan, okay na po to. So ngayon, ready to serve na po ang ating masarap na cheesy pineapple pie. Hindi mo na kailangan lumabas pa para bumili ng pang merienda. Gawa ka na lang sa bahay, ganitong gawin mo. Siguradong
mag-enjoy talaga kayo dito. At napakasarap po talaga, promise. Subukan nyo po to at balikan nyo ako dito at comment kayo sa baba kung anong results sa ginawa nyo. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. See you in my next video. Sa mga gustong magka-extra income, subukan niyo po itong recipe na to. Siguradong magugustuhan ito ng lahat at kikita rin kayo dito. Napakasarap din po nito.